TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Sinamantala mo ang pagkakataon na maging malapit sa'yo si Josie. Hindi mo isinalang-alang ang malaking agwat ng edad niyo. Ang buhay at kinabukasan ng anak ko ang sisirain mo. Wala akong balak sirain ang buhay at kinabukasan ni Josie. Layuan mo ang anak ko, Resty. Dahil pag hindi, baka maging kriminal ako. Mapapatay kita! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, huwag kang matakot mag-isa dahil doon mo malalaman kung sino ang mag-e-effort para makasama ka. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga pumalapos sa Love Radio Manilang DJ na may K, Miss K Kagandahan, Miss K Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may T! Tariray, Tania Chinita, sorry. Magbibigay sa nasyon. Pwede naman kung sisyon. At eto na nga po on TLC, the drama special interactive. Involve ka dito. Baby. Well, congratulations sa Love Radio Congrats Manila. Congrats po sa inyong lahat. Success po ang concert ng Love Radio. Love Radio Shweld Concert sa Cuneta Astrodome. Maraming salamat po sa mga nakisaya, nakigimmick, nakiparty-party, at sa mga nagdala ng banners! Yeah, ikaw lang yun eh. Pinagawa mo, tapos sabi mo sa mga fans mo, dalhin nila. Bitter. Huwag ka maingay. Pinilit ko na nga lang. Binigyan ko na nga sila ng pamprint ng tarpaulin para masabing meron. Sabi ko, magkano ba yung print ng tarpaulin? Bibigyan ko kayo. Sobra, pa may kasama pang pamerienda. Kayo na lang yung tagahawak. Ako lang yung magbabayad. Anong ginawa mo doon sa mga hindi naka-attend? No, anong ginawa ko sa mga hindi naka-attend? Hindi, anong ginawa mo para marinig ng mga hindi naka-attend? Ang alin? Anong ginawa mo kagabi? Pinagagawa mo doon? Ay wala, hindi ko sasabihin para lalo sila mainggit. Mainggit sa mga nakapanood, nag-effort tumumbling sa Cuneta Astrodome. Sabihin mo na tapos na eh. Wala nga, bumuga ng apoy, ganyan. Muntik na nga masunog yung Cuneta eh. Hindi ako nakapagbaon ng fire churva. Extinguisher. Oo, nakalimutan ko. Buti na lang naagapan ng mga marshals. Yung iba, anong ginawa? Yung iba, may tumulay sa alambre, mamata niya. Mayos ka, tinatanong ka na maayos, ang pasin niya. Mainit ulo. Grabe, may dalaw. Malupit, may dalaw. Basta, wala lang naman kami ginawa doon. Nagpa-cute lang kami. Walang performance. Ah, sa grabe naman yung mga damit yung pampakit lang yun. Oo, ano ka ba, Catherine Bernardo, Ann Curtis, ganun na. Wala kami ginawa. Nag-hi and hello lang kami. Nabitin nga sila eh. Next time talaga itutuloy ko na yung pagtulay sa alambre. Para ma-entertain sila. I-practice mo kasi tsaka yung juggle. Juggle. Habang tumatumbling sa nag-aapoy na alambre. Ay, pero bilib ako dun sa mga bumubuga ng apoy kasi di ba talaga gas yung inaano. Delikado yun. Ano ka pa pang gargle yun? Gargle. Kayo di ba may concert din kayo? Oo, sa December 8 po para sa ating mga manong Jupiter. Ay, siya. December 8 sa Star City parking po. Alas 5 pa lang dapat unahan na kasi sa alas 6 mumumudmud po kami ng pang-boundary. Pag ng alas 7 maghahagis kami ng pandesal sa mukha nila. Tapos pag tumutok ng alas 8 magsasabog po kami ng papremyo. Pero pag alas 10 na sila dumating, yung gamit na bra ko na lang po ang kailangan kukuha nila. Ano yan? Ibigay nila sa asawa nila. Gamit na po. Bakit? Maluwag na yung garter. Dati cup B, magiging cup D na yun. Ay, ganon. O, diba? Pag alas 10, ha? Kung gusto mo masalo yung bra ni Tania Chinita, yan, alas 10 ka pumunta.
Ayun nga po yung mga kakakonsertan sa Love Radio. And yes, FM. At eto na nga, magdramahan na tayo, ano Mama Tanya. Ano ba sabi ni Papa Jack? Ang sabi nga ni Papa Jack, sabay-sabay tayo, Mama Tanya. Sabay-sabay tayong dalawa. Oo, sabay-sabay tayong dalawa. 1, 2, 3. Huwag kang matakot mag-isa dahil doon mo malalaman kung sino mag-e-effort para magkasama ka. Sabi dito. Sabi ni Riza Sao sa Yes FM Manila fan page. Mm-hmm. Big check po Ate Tanying kasi ang love hindi hinahanap kung saan pong dumarating kung marunong kong maghintay. Ooh. Gaano ka big ang check? Ewan ko dito, hindi naman kami nag-e-exam. Sabi naman dito ni sa fan page naman po ito ng Love Radio Manila. Sabi ni Baby Chicks Mooks. Yan yung sinasabing hayaan mong iwanan kanya, may tao pa ding mahal na mahal ka at iniintay lang mapansin mo siya. Ako yung taong tamad kaya kapag ka nakita mong nag-e-effort ako para sa iyo, kiligin ka na at talagang mahal na mahal na kita. Nagkukuwento na agad. May pag-claim na agad, oh, na ganun siya. Tamad daw siya. Pero kapag nag-effort na siya, ay nako, sisipagin. Iba na yung effort niya. Oo, talagang, pwede bang umibig? Push nyo yung mga comment niyo. Ay, pwede pa ha. Sabi naman ni Archel Cabildo, huwag kang matakot mag-isa kasi siya takot din sa'yo, kaya patas lang. Yun eh. Under the saya to eh. Yun totoo. Natatakutan eh. Hindi tuloy-matuloy-tuloy yung ano. Multuhan? Sabi ko nga Mama Tanya kanina, sabi ko kanina, yung mag-e-effort, merong isa dyan nag-e-effort. Meron nga yung Mumu. Diba, akala mo minsan mag-isa ka pero hindi pala, may naninilip pala. Correct. Sa banyo. Sabi. Uy, pwede kayo mag-comment again at hashtag nyo po, TLCTDS Interactive. Sabi naman dito ni Rina Lien na Mayan Escala. Sabi ni Rina Lien, huwag kayo matakot mag-isa. Lagi mong pakatandaan na si Papa God at ang pamilya ay laging nandyan para sa'yo kahit anuman ang mangyari. Pwede ba umibig? Pero sa buhay niya, hindi niya ma-apply yun. Grabe ka naman, hindi naman. Joke lang! Grabe, joke lang eh. O in fairness naman sa profile picture ni ate, kagandahan, ano naka-red, naka-blue na dress. Halatang naka-Diyos talaga, no? Talaga. Pero ang kanya cover photo, naka-kita cleavage. Hindi. Ang nakalagay, forever is a lie. Kaya pala, conflict sa sinasabi. Actually, hindi naman. Kaya pala, parang sinabi na lang niya na forever is a lie, di ba? Parang hindi siya naniniwala na walang forever sa relasyon. Yeah. Kaya talagang si God na lang at si pamilya yung bahala sa kanya. Oh. May forever naman po, grabe. Ano ba, sa pa? Ikaw. Last na. Oh. Kung sabi ni Carla, si SFM Manila fanpage, kung single ka, andito ako. Pero kung manluloko ka, lokohin mo sarili mo. O hanapin niyo po si Carla C sa Facebook, naghahanap ng ano eh, kajowa. Carla C pangalan niya. Ano brr? Naghanap talaga sa Facebook. Oh. Ay naku, sige na. Magdramahan na tayo ng bunggang-bungga mga bibida. This very, very happy. Yes. Ngayon po si Josie ang bibida. Nagaganapan ni Rakitera ng Love Radio Manila. Siyempre kasama din dyan ang monarch ng radyo na si Chico Loco po bilang Resty. Oy, Tony Rico Paniero, Yes FM Manila. Tony, banana, Tony. Si Ellie, Missy Ista pa ng Yes FM Manila. Si Manong Milyo, Christopher Love Radio Manila. Kala ko Milo. Milyo pala to. Si Dutir, ang anak na bata. Uh-uh. Si Lala Banderas po ng Yes FM Manila. Let's do this, come on, baby, yes, baby, 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 baby. Ngayon ba, middle of the week, eto na po, magdramahan na tayo ang kwento ni Josie dito sa TLC. Anong papa? Sorry. Take two. Kaso mahaba na. Oo. 1, 2, 3. Kailangan natin humingi. Dito po sa TLC, the drama special interactive involved. Ang kulit mo, involved na. Sabi ko nga, sumali ka na, dali. Hashtag mo na. TLC, TDS, TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Magbasag ka pa ng mga kasangkapan! Magmura ka pa! Magwala ka pa ng todo! Total, sanay na naman sa'yo mga kapitbahay natin. At lalong sanay na ako sa masamang asal mong yan! Hindi ako magkakaganito kung di rin dahil sa'yo! Lagi ka namang ganyan!
Halos lahat ng araw, ang init ng ulo mo! Nagdadabog ka! Nagmumura! Sumisigaw! Kasalanan mo! Ako bang sisisihin mo? Ako nang naghahanap buhay ng husto! Huwag mong ipagmalaki ang trabaho mong kakarampot ang sweldo! Nakulang na kulang pa para sa mga pangangailangan natin! Madalas tayong kapusin dahil masyado kang maluho! Sumusunod ka sa moda ng mga kaibigan mong mayaman! Kaso, ordinaryo lang naman ang katayuan ng pamilya natin! Hindi tayo kakapusin kung marunong kang dumiskarte sa buhay! Kasalanan ko bang mababa lang ang pasahod ng opisinang pinapasukan ko? Bakit hindi ka lumipat ng trabaho? Mahirap maghanap ang gaya kong mahigit 40 anyos na! Ang sabihin mo, mahina ang loob mo! Mahina kang klaseng lalaki! Mahina! Anong sabi mo, ha? Huwag mong mamalitin ang pagkalalaki ko! Bitawan mo ang braso ko! Ikaw, matagal na akong nagpapasensya sa'yo, Ellie! Matagal na! Lalong matagal na akong nagtitimpi sa'yo! Ah! Wala ka ng respeto sa akin! Dahil madalas akong mapahiya sa mga kaibigan ko! Sa konting halagang hinihingi ko sa'yo, pinagdadamutan mo ako! Hindi dahilan ang kakulangan ko sa pagbibigay ng mga kapritso mo para magwala ka at mura-murahin mo ko. Tuloy, wala nang respeto sa akin ng ibang tao at maging ang mga anak ko! Kung gusto mong irespeto kita, bigyan mo ng maayos na buhay kami ng mga anak mo! Pag hindi ay ano? Sawang-sawa na ako sa miserable buhay sa piling mo, Resty! Sawang-sawa na ako! Pag hindi pa nagbago ang takbo ng buhay natin ito, baka mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo! Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong panaginip, tayong dalawa ay lagi mamahalan. Ang pagiging maluho at mapaghanap ng asawa ko ang pangunahing dahilan kaya nagkahiwalay kami, Josie. Malungkot pa lang naging buhay may asawa mo, Resty. Oo. Pero ang lahat ng pangit na nakaraan ko ay natanggap ko at nakalimutan ko. Kapag kasama ko ang babaeng mula nang makilala ko ay nagkaroon na ng kulay ang buhay ko. Kahit halos anak ko na lang. Resty, Josie, maraming salamat at dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang nagbibigay kulay sa buhay ko. Ikaw lang. Sana na may pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi ko mahal, ang lagi kong dinarasan, sana'y habang buhay tayong magkasama. Sorry, Josie? Oo, Tony. Sorry, iba na lang ang ligawan mo. Ikaw ang mahal ko. May mahal na akong iba. May boyfriend ka na? Meron. Kaya kalimutan mo na ako, okay? Ano, May? May nililigawan ng papa mo na kasing edad mo lang? Yun po ang nabalitaan ko, Mama. Kaya pinuntahan ko kayo agad dito kina Lolo. Lalo lang niyang pinatunayan ang pagiging walang kwenta niyang padre de pamilya. Mama. Hiniwalayan ko siya para magpursige ng husto sa buhay. Pero anong ginawa niya? Sa halip na magsikap umasenso, pambababae ang inatupag. Mama, wala po ba kayong gagawin para maputol ang kalokohan ni Papa? Mang Milyo, mali ho na makipagrelasyon si Josie sa isang may asawa. Totoo ba ang nabalitaan mong yan, Tony?
Ang inyong anak ko mismo ang umamin sa akin na may mahal na siyang iba. Kaya binastid niya ako at natuklasan ko yung totoo. Bueno, Tony. Kung totoo yun. Nahalos ama na lamang niya at may sarili ng pamilya ang kinahuhumalingan niya. Ako ang unang makakalaban niya! Itay, may karapatan naman po akong magmahal. Huwag kang mangatwiran, Josie! At kahit anong sabihin mo, hindi tamang makipagrelasyon ka sa isang may asawa na. Pero hiwalay na po si Resty sa asawa niya. Maski na! Hindi kita pinalaki at pinagtapos ng pag-aaral para lamang magbakasira. Kadalaga mong tao, papatol ka sa isang hiwalay sa asawa. Na halos ama mo na lamang. Mabait po si Resty. Mahal po niya ako at mahal ko po siya. Ah, kalokohan! Yun po ang totoo. Gamitin mo yung utak mo, ang pinag-aralan mo. Tigilan mo na ang kalokohan yan! Pero itay... Kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na sirain ang buhay at kinabukasan mo ng lalaking yun! Mang Milio, mag-usap po tayo na maayos. Huwag mo akong tawagin, Bang! At huwag mo akong pinupubo, Resty! Magkaedad lang tayo. Baka nga mas gurang ka pa sa akin. Ikaw ang bahala. Ipinagtanong-tanong kita. Idibagan kita dito sa labas ng inyong opisina at nagpakilala ko sa iyo para magkaliwanagan tayo tungkol sa inyo ni Josie. Ha? Bakit ka nakipagrelasyon kay Josie? Gayong halos anak mo na lang siya at may sarili ka ng pamilya. Bakit? Mahal ko si Josie. Oportunista! Sinamantala mo ang pagkakataon na maging malapit sa iyo si Josie. Hindi mo na isinalang-alang ang malaking agwat ng edad ninyo. At ang buhay at kinabukasan ng anak ko ang sisirain mo! Wala akong balak sirain ang buhay at kinabukasan ni Josie. Layon mo ang anak ko, Resty! Dahil pag hindi, baka maging kriminal ako! Mapapatay kita! Itay, hindi nyo dapat sinaktan si Resty! At anong gusto mong gawin ko, Josie? Sang-ayunan ang relasyon nyo? Kung hindi ginagamit ang Restino yun ang utak niya, ikaw ang lumagay sa tama. Maraming nakakahigit sa kanya na makikilala mo. Kay Resty po ako masaya. Huwag mong igiit ang kahibangan mong yan, paghinde! Paghinde! Ano ho, itay? Sasaktan niyo rin ako? Sige ho, itay! Saktan niyo na ako hanggang gusto niya! Pero kahit patayin niyo ako, igigiit ko pa rin si Resty ang mahal ko! Si Resty lang! Wala nang iba! Lapas tangan! Kahit saktan niyo ako, itay! Hindi ako makikipag-iwalay kay Resty! Walang iya! Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako. Mula ngayon hanggang magpakailanpaman, ikaw lamang. Bulaklak para sa'yo, Josie. Salamat, Tony. Pero sana hindi ka na nag-abala. Para namang sinabi mo rin na huwag akong dumalo sa iyo eh. Tony... Alam ko, Josie. Maaring naiirita ka na. Dumadalaw ako dito sa iyo paminsan-minsan. Kahit sinabi mo nang wala akong aasahan sa iyo. Ikaw rin ang inaalala ko. Naiintindihan naman kita eh. Hindi ko kayang suklian ang pagtingin na inuukol mo sa akin, Tony. Okay lang, Josie. Pero sana maintindihan mo rin ako. Hindi ko magawang burhin ka sa puso ko. Kaya pakiusap. Hayaan mo lang ipadama ko sa'yo ang pagmamahal ko. Hanggang dumating ang araw na matutunan mo rin akong mahalin. Resty, salamat naman at pumayag ka na magkausap tayo. Iisang dahilan kaya pumayag ako. Kahit kanina lang tayo nagkakilala. Pinuntahan kita at nagpakilala ako sa'yo para ma-solve ang problema ni Josie sa'yo. Walang problema sa akin si Josie.
Nagkakaproblema siya sa mga magulang niya dahil sa'yo. Hindi kapakanan ni Josie ang inaalala mo. Ang kapakanan mo. Anong kapakanan ko? Nabanggit na sa akin ni Josie. Mapilit ka pa rin sa panliligaw sa kanya kahit binasted ka na niya. Karapatan ko yun! Alam mong may karelasyon na siya! Nasa akin ang lahat ng karapatan na mahalin si Josie! At mahalin din niya! Malaya ako! Walang pananagutan! Kaibigan ka lang para sa kanya! Huwag mong igit yan! At huwag kang maging sunod-sunuran sa dinidikta ng puso mo! Gamitin mo yung kukote mo! May edad ka na! May pamilya ka na! Lumagay ka na sa dapat mong kalagyan! Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin! Palayain mo si Josie! Sa isang relasyong mali at bawal! Wala kang pakialam sa amin! At alam kong ikaw ang nagsumbong sa tatay ni Josie, kaya kinumpronta niya ako! Ginawa ko lang ang nararapat! Kahit anong sabihin mo, at kahit ano ang gawin mo o ng kahit na sino, walang makapaghihiwalay sa amin ni Josie! Huh? Josie, ako si May. Kilala ba kita? Hindi, pero ikaw kilala kita. Minsan na kitang nakitang kasama ng aking papa. Nang iyong papa? Anak ako ni Resty. Uh-huh. Nagtanong-tanong ako tungkol sa'yo. Kaya naparito ako para makiusap. Ang papa ko lang ang inaasahan sa pamilya namin. Siya lang ang tumutustos sa pag-aaral naming mga kapatid ko. At pangarap naming makatapos balang araw. Pero ang lahat ng pangarap naming magkakapatid ay maaaring masira dahil sa'yo! Me. Dahil sa'yo, malamang mapabayaan na ng papa ko ang tungkulin niya sa aming pamilya. Pero kapag lumayo ka kay papa, malamang magkabalikan uli sila ng mama ko. Josie, sa'yo nakasalalay ay ikabubuo uli ng pamilya namin. Nakikiusap ako, Josie. Layuan mo na yung papa ko. Maawa ka sa pamilya namin. Maawa ka. Bakit hindi mo magawang putulin ang relasyon niyo ni Resty? Bakit? Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko po si Resty. Kapag nagkalayo kami, pakiramdam ko, mapag-iisa ako sa buhay. Malilimot mo rin siya kung ibabaling mo sa ibang tao ang pagtingin mo. Pero sinikap ko na po magmahal ng iba. Kung nagsikap kang magmahal ng iba, sana itinanggap mo na lang ang pag-ibig ni Tony. Nang isang lalaking malaya, may karapatang magmahal sa'yo at mahalin mo. Makapagbibigay sa'yo ng magandang buhay at kinabukasan at makapagpapaligaya sa'yo. Pero hindi lang naman po sa mga material na bagay na tatagpuan ang kaligayahan. Sige! Pangatawanan mo ang baluktot na katwiran na yan. Baliwalain mo ang payo ng magulang mo. Magpakagaga ka sa pagmamahal sa isang may pananagutan na sa buhay. Pero anuman ang mangyari sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Wala na akong pakialam sa'yo! Ngayon ko lang lubos na naiintindihan ang kahalagahan ng isang pamilya na dapat buuto, na kaya lang nagkakawatak-watak ay dahil sa mga maling desisyon at pananaw sa buhay. Hindi ako talaga magiging masaya at magiging tahimik kung sa likuran nun ay may mga lumuluha ng dahil sa akin. Kailangan ko lang na magpasya nang naaayon sa katwiran at makatarungan. Kahit ito ay mangangahulugan ng kabiguan ko. Kahit ako pa ang masaktan. Basta magawa ko lang
kung ano ang tama. Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong panaginip. Tayong dalawa ay laging nagmamahalan. Pangarap ko na kailan may di maglaho ang pag-ibig kong ito, pagkat hindi ko makakayang mawalay. Josie, Gracie. Bakit umiiwas ka sa mga halik ko? Nakipagkita ko sa iyo dito sa tabing dagat para magkausap tayo. Sa uling pagkakataon. Hindi yata kita maintindihan. Resty, alam ng Diyos na mahal kita. Mahal na mahal kita. At alam mong mahal na mahal din kita, Josie. Pero mali na ipagpatuloy natin ang relasyon natin. Napag-usapan na natin yan. Nagkasundo na tayo na ipaglalaban ang pagmamahala natin. Pero wala tayong karapatang ipaglaban ang relasyon natin. Wala. Josie. Mahal kita. Pero hindi kaya ng konsensya ko na dahil sa pagmamahal ko sa'yo. May mga kinabukasang masisira. May mga inosenteng masasaktan. At may mga pusong habang buhay na luluha. Kung patuloy kong aagawan ng minamahal. Josie, hindi na natin kayang mapalayo pa sa isa't isa. Makakaya natin, Resty. Hindi ko kayang burahin sa puso ko ang pag-ibig sa'yo. Bumalik ka na sa pamilya mo. At kung talagang mahal mo ako, susundin mo ang gusto ko, ang pakiusap ko. Please, Josie, ayokong magkalayo tayo. Josie, please. Huwag mo na akong yakapin. Tapusin na natin ang kasalanan to. Paalam, Resty. Josie, please. Huwag kang lumayo. Mahal na mahal kita, Josie! Please! Josie! Ganito pa lang pakiramdam. Kapag nakapagdesisyon ka ng tama. Ay, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib ko. Alam kong sa umpisa, totoong napakasakit para sa amin ni Resty ang lahat. Pero sa paglipas ng panahon, makakalimutan din namin ang isa't isa. Dahil yun ang nararapat. At sana sa pagbabalik niya sa pamilya niya, maging maayos ng samahan nila, alang-alang sa mga anak nila. Napakahirap na madamay ang mga bata dahil sa hindi pagkakasundo ng mga magulang nila. At ako, bahala na ang Diyos kung anong kapalaran na naghihintay sa akin. Ang tangi kong
iniisip ang lagi kong panaginip. Tony? Kanina pa ako naghihintay sa iyo rito. Naghihintay ka? Kahit hindi ka sigurado kung babalik ako? Oo. At hindi ako nakakaramdam ng pagkainip. Dahil alam kong darating ka. Paano mo nalaman? Yun ang ibinubulong ng puso ko. Nalabis na nagmamahal sa'yo. Bakit ka napangiti, Josie? Hindi ka ba naniniwala sa binubulong ng puso ko? Naniniwala? Kaya nga, pakikinggan ko rin ang bulong ng puso ko. Kung ano, Josie? Kung kailan darating ang araw na ang bulong ng puso mo at ang bulong ng puso ko magiging iisa. Josie! Hayaan mo, Tony. Kapag tuluyan nang nagamot ang sugat sa puso ko, na nilikha ng maling pag-ibig na nagdaan sa buhay ko, ikaw ang unang makakaalam. Ikaw at walang iba. Maghintay ka lang at umasa. At gaya ng na-realize ko, huwag kang matakot mag-isa. Dahil dun mo malalaman kung sino ang mag-e-effort para makasama ka. Salamat, Josie. Hindi ako maiinip na hintayin ng sandaling matutuhan mo kong mahalin. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailanman. Ang sabi ni Papa Jack, huwag kang matakot mag-isa dahil doon mo malalaman kung sino mag-effort para makasama ka. Ikaw lamang ang buhay ko. Sana giliw pakinggan mo ang puso ko na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang sabi ni Papa Jack, huwag kang matakot mag-isa! Dahil doon mo malalaman kung sino ang mag-e-effort para makasama ka! Ikaw lamang. Pag-ibig. Mama Tanya. Hello? Hello. Nandiyan ka ba? Nandiyan. O yun nga yung sabi ni Papa Jack, di ba? Huwag ka matakot mag-isa dahil dun mo malalaman kung sino ang mag-e-effort para makasama ka. O di ba bongga? Haba ng hair ni Josie. Naghiwalay man sila ng lalaking labis niyang iniibig. At least, nandyan pa rin si Tony, handang magantay sa tuluyang paghilom ng sugat sa puso niya. Ipinaglaban at pinatunayan niya ang kaniyang pagmamahal sa babaeng labis niyang ene-eben. Ang taray mo, te! Nadapa ka man! Ay! Nadapa ka man! Hala, may sumulo agad. Inggit much. Diba? Parang gulong lang may reserba agad. Swerte. Ikaw na yan. Well, tama naman ang naging decision mo, Josie. Kung ganyan na magmamahal ka,
Pero may masasaktan naman, maigi pang maging single para sa akin. Kasi mahirap nga din naman kasi na maging dahilan ka ng tuluyang pagkasira ng pamilya. Mahirap na maturingan kang isang kabet na kung tutuusin, pwede ka namang maging isang legal wife. Kung ano man ang problema na meron sa pamilya ni Resty, tama na hindi ka umepal, bagkos hayaan mong solusyonan nilang mag-asawa ang gusot na meron sila. Tama na ikaw ang bumitiw at nagparaya. Tandaan ho natin to, Kabisya Bebe ko kapwa, no, na kung sino ang nagpaparaya, siya ang mas nabibigyan ng biyaya. Huwag kang matakot mag-isa dahil doon mo malalaman kung sino ang mag-effort para makasama ka. At katulad po ng kalagayan ni Josie, dapat lang naman talaga ho na piliin niya na magkahiwalay sila ni Resty. Bakit? Dahil ang pagiging kabit ho ay halos kapareho na rin ng pagiging single. At minsan, mas masaklap pa nga ho ito sa pag-iisa. Bakit kanyo? Kasi dahil lahat ng meron kayo, laging takas, laging mali, laging nakaw. Kaya lagi po natin tatandaan, kung magkakaroon ka man ng partner, ng jowa, pero pangalawa ka lang naman sa kanya, o kabet, also known as kabet, mas pabuti pang maging single kaysa ang labas mo ay mga agaw ng asawa ng pamilya. O, diba? Mas maigi pa maging single kaysa maging kabet. Although, ito na nga yung sabi ng ating mga kabisyo sa ating TLC, the drama special, interactive, involved ka dito. Sabi dito ni Tita Ming, panay-text. O, diba panay-react ng bonggang-bongga? Si Tita Ming na mahilig magdala ng pagkain dito, you sa know, Love Radio. Mamaya yan, meron na naman. Nagugutom po ako, wala pa po akong tanghalian. Ako din po, ako din. Wala daw, pero magkatabi tayong kumain. Sinungaling, patay gutom. Hindi, ganun talaga kapag ka namamalimos ang pagkain. Mm-hmm, patay gutom. Maasa sa bigay mga ganyan. Corrected by, sabi ni Tita Ming dito, hay nakunak, sabi ko na nga lintik na pag-ibig. Hindi, ito talaga, sabi niya pa, may karapatan naman, Josie, na ikaw ay umibig. Why not kung pwede sa mata ng Diyos at sa tao? Alam mo ba na sa desisyon mong yan, sasaya ka, makakatulog ka, you'll be at peace. In God's perfect time, you'll find happiness more than you ask for. Ikaw naman, Resty, try to straighten things out with your family. You all deserve to be happy. Tita Ming English! Ninang pala, Nina. Ako na intindihan po. Ano? Straighten. Straighten. Rebound, hindi magpa-rebound kayo. Straighten lang pala eh. Pa-relax kayo, straighten, ganyan. Straighten. Di ba pwedeng plancha lang? Oh, pag may budget, rebound, plancha. Brazilian. Pero kapag wow, ka, walang Brazilian. Isa lalaki ba yan? Hindi. Ay. Brazilian blowout sa buhok. Yung pinapagawa ko sa Hershoff Salon. Uy, pasalamatan ko lang sila kasi may bonggang-bonggang banner din sila kahapon sa concert. Nuts. Sa Hershoff Salon family ko, thank you po. Ayun na nga, ang ganda na sinabi ni Ninang Minga. English kasi kaya alam maganda. Alam mo naman, nanay na nanay. Hindi, mamata niya, English kasi. English kaya. At hindi po siya nanay, dalaga siya. Dalaga si Ninang Ming. Bakit? Bawal ba tawagin nanay yung dalaga? Sabagay, tayo naman yung anak niya eh. Makakaedad eh. Makaedad o, Ninang Ming, oh. Bakit? Hindi ba totoo? Sige na nga. Ano ka ba? Ibig sabihin nanay nun, tinitingnan natin siya na ahead sa atin. O ganito na lang. Ma-experience sa buhay. Ganito na lang, magulang ganyan. Ano ba? Mas magulang. Mas matindi magulang naman yun eh. Parang mangga naman. Mahal ko naman siya. Sabi ni Gain Hay sa Twitter, nag-hashtag siya, I super like yung tambalang Chico and Missy. Super nagagalingan ako kasi. Ow! 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 Oh, ang dami nagagalingan. Chico and Missy, magandang magaling naman talaga daw. Oh, chemistry. Diba, pag ano pa nga daw, pag umpisa ng drama, RIP daw po sa mga naka-headset. Uy, namakasa ko yan. Uh-oh. Sabi yan ni Miguel Yanson or at @e_miguel101 sa Twitter. Mm-mm. RIP, Red in Peace. Red in Peace. Bakit ba? Color red, peace, uh-oh, sign? Di ba why? Di ba pwedeng rest muna? Why? Mm-hmm. Ito sabi naman dito ni... Sabi dito ni Caitlin Ford Cloa o ang kaniyang Twitter account at @KateLNCloa, sa love, age doesn't matter. Pero sa situation nila, boom, panis. Diba?
Wala naman talaga problema yung age eh. As long as masaya kayo, nag-iibigan kayo, totoo ang pagmamahalan nyo, wala pong problema yan. O, diba? Pero, kung yung sitwasyon ay napaka-critical, huwag na po nating ipilit kasi nakakadugo. Ng huwag nang hanapan ng ano, ng butas para maging okay. Huwag nang i-justify. O, gamit na naman yung justify. Sabi naman ni Joanne Franco Gabagat, sumasakit ulo ko, lakas, lahat high pitch. Eh, ganun talaga. Galing, no? Sabi din ni Dexter. Nakawa nga ako kay Christopher mamatanya eh. Parang every scene, lagi siyang nakasigaw. Parang nakawa ako kay Chopper. Talaga, tapos pag pinapakinggan mo, parang napapataas talaga yung pit mo sa upuan. Diba? Kasi, feel na feel mo, alatang talaga nung record nire-record nila to, eh talagang bigay na bigay actually, sila. Actually, mamatanya, nung nagre-record sila ng drama na ito, nandito ako, nakikita ko sila, pumapasok yung boses ni Chico dito, kahit ni Missy Ista. So, grabe talaga, intense talaga yung drama. Intense talaga. Intense things. Kaya pala sabi ni Dexter John Hernandez Purino, napaka-lastful naman. Todo lastful? Effort na mga sa pagkayod si Resty, yung asawa niya pa ang may reklamo. Packing tape diba? Naman. Packing tape naman niya na asawa yan para pong nanay ko lang. Sabi ba hoy, wag naman ganon. Hala, binigay mo pa yung panga. Sabi niya, nag-comment siya. Di, Dexter na lang. Gusto niya makomment. Oh. Dexter na lang. Loko ka, Dexter, dyan pala. Yasin ka ng nanay. Ay, mali lang. Alam mo, nakita natin sa story kung bakit, ano ba yung nagiging ugat ng pag-aaway ng masaya sanang pamilya. Ito po yung dahil sa hindi ka walang kakontentuhan, sa paghahangad ng sobra, na kung tutuusin, may ginagawa naman. Diba? Na parang, ayun tuloy yung asawa mo, tendency, naghanap na lang ng kalinga sa iba, manahimik ka lamang. Oo. Naghanap ng taong makaka-appreciate sa efforts niya. Oo. Sabi naman dito ni Nonoy Teodosio, sa Facebook po ng Love Radio Manila, Nonoy Teodosio, even though may edad siya, nasasaktan rin siya because he truly loved the girl. Okay lang naman magmahal ng iba kasi dahil rin sa misis niya na hindi magandang ugali. Basta ba, hindi niya napapabayaan yung mga anak niya. Hindi pa rin. Pinagtanggol. May ginagawa yan. Nakarelate siya. Hindi naman. Feeling ko naman, pinagtanggol lang niya. Ayaw niya lang may maaapi kasi. Oo. In fairness din naman kasi kay Resty. Kung hindi naman talaga mabunga nga talaga at walang yung asawa niya. Feeling ko hindi naman nahanap ito ng kalinga. So, ibig sabihin lang, siguro yung asawa ni Resty, utang na loob. Huwag kang maarte dyan. Diba? Nakakaloka. Tapos pag ng babae eh. Bakit ka ng babae nung pagkukulang ko eh? Ang kapal na mukha niya. Hindi man lang tingnan yung sarili ko, ano ba yung kamali ang ginawa niya. Bago po tayo manghusga. Bago po tayo manghusga ng kamalian ng ating asawa, tingnan mo muna yung sarili mo. Ano ba ang ginawa mo para maging ganyan siya? Utang na loob. Sabi ni Trexie Ayesha, ito, maganda yung sinabi niya. Sa Twitter po, at Hanalyn Gabule, love is sacrificing for the good of others. True love din yon. Mahirap, pero tama. Mahirap. Omebeg, yeah. Napakahirap. Sabi naman dito ni Rosalie Bancud Gonzalez sa Love Radio fanpage pa rin Itachua. Bakit? Ano sabi niya? Hindi, tinatanong ko lang. Hi! Kalo ko kilala mo. Good afternoon. What? Ladies and gentlemen, before nakalagay anything else. Good afternoon, Bebe Christine at Tanya Chinita. Hi. Kung mahal mo talaga siya, gagawa at gagawa ka ng paraan para lang makasama siya. Yun yung tinatawag na effort, yung landingan ng airplane. Hey, just lang. Wow. Ano na yan, ha? Joke pa more. Charoterang palaka! Palaka. Sabi ni Yam Aniraz Ed Ali sa Facebook po, hindi bali nang ikaw ang masaktan kesa ikaw ang magkasakit ng kapwa mo. Hindi bali na ikaw ang mawalan kesa ikaw ang dahilan kung bakit sila naman ang nawalan. Ito ay magsisilbi pong isang hamon para sa'yo kung sa hanggang saan mo masusukat ang iyong kakayahan sa pagbibigay sa iba, alang-alang sa ikasasaya ng bawat isa nang walang hinihinging kapalit. May tamang taong nakalaan para kahit kanino. Huwag mong hayaang may masirang pamilya, para lang maging masaya ka. Yun na, yung mga sinabi natin, inulit niya lang eh. Siguro, correct. Siguro na-record niya. Ang bilis mag-record.
Ang dami-dami nagre-react, no? Sa Twitter, sa Insta, Facebook. Again, pwede pa po kayo mag-comment kung gusto nyo pa. Gusto nyo pa kumarir, hashtag nyo po, TLCTDS Interactive. O kaya tumamli kayo sa Facebook po ng Love Radio Manila. That's facebook.com/loveradiomanila. O kaya naman, Yes FM Manila. O sabi dito ni Ron Mones, Reganit. Umayon siya sa akin mamataan niya. Sabi niya, tama yung sinabi ni Christine Dera. Kung sino ang nagpaparaya, siya ang mas binibigyan ng biyaya. Sabi ni Jamaica Francisco, Josie did the right thing. May taong sobrang deserve para kay Josie. Oh, at si Tony yun. Si Tony na pinaganapan ni Rico Panera. Oy, sabi ni ano ni Chris Lee sa Twitter. Okay. Tama, simula ngayon hindi na po ako matatakot kahit mag-isa ako sa buhay ko ngayon kasi nasa akin naman ang mga anak ko. So nakarelate si ate na experience niya the same story. Oh, diba? At least nasa sa'yo yung mga anak ate, mo. Ate, oo. Alam mo, totoo lang, mawala man yung asawa, okay lang. Basta may anak, may souvenir. Yes. May souvenir. Yung totoo. Ano to? Mga... Oo, diba? Souvenir. Sabi dito ni Koira Ven 04, mahal mo pero hindi pwedeng maging kayo. Mabuting lumayo at umiwas ka na lang dahil ito ang nararapat at mas nakakatulong. Wow! Ay, nabasa ko yun sa ibang ano. Saan? Joke lang. Ito naman, joke lang. O, siya, yun na nga po yung mga nag-comments. Diba? Mamaya pa ay patuloy pa rin namin babasahin yung mama Tanya. Ang mga comments, kuro-kuro pala palagay ninyo. Reaction nyo tungkol sa kwento nga natin, For to Die. Dapat pala mama Tanya, no, kapag kasigawan yung scene, dapat tayo medyo... Kalmado lang, no? Kasi ang ganda kaya ng boses natin. Correct. Hindi kayo boses... ipis. Sabi kasi ni Kate Linford Cloa, nabingi ako sa sigawan, earphone... Ano to? Earphone problem. Alam mo kapag... Earphone problem. Ay, kasi may space walang eh. Walang pee. Kasi alam mo yun, kapag ganito siguro kami nag-usap ni Mama Tanya, parang feeling ko anytime matutulog ka na eh. Parang walang buhay. Parang chill lang. Parang ganito. Parang ililipat mo yung radio diba? Kasi pag ganito. Parang, oh my God, I'm so, oh my God. Like, hindi ako sanay. Alam mo, parang siya, ganito yan. Eto na nga po yung mga bumina. Ay, naku, tama ang pagpapanggap. Hindi ganyan ang boses namin. Kasi diba, parang... Dapat pag ganito... Uy, last na lang sabi ni Mark Emil. Hindi, maayos pala, yung malumanay. Mm-mm. Sabi ni Mark Emil, or Emil Potpot sa Twitter, nang dahil sa pera at luho, nasisira ang isang pamilya, anak ng kamote naman, no? Ganun-ganun pagkasabi. Ito, sabi niya... Nasira. Teka lang, ha? Meron ka na hanap dyan? Oo. Oh my God. Teka lang. Malapit na. Ayun na. Anna May Remelit Gilyokam. Ano sabi niya? Tama na, hindi na siya sumausaw sa isang relasyon na mali. Ano yun? Ay, naku. Yan nga po yung sabi ni Papa Jack. Sabi ni Papa Jack, huwag kang matakot mag-isa dahil doon mo malalaman kung sino mag-effort para makasama ka. Ang mga nagsiganap. Josie Rakitera, Love Radio Manila. Resty Chico Loco ng Yes FM Manila. Tony Rico Panyero, Yes FM Manila. Si Aling Milyo. Milyo ba yun? Mang Milyo. Kasi di ko ma-open yung chat. Mang Milyo, Christopher, Love Radio Manila. Eli, Missista, Yes FM Manila. At si May po, Daughter Lala Banderas, Yes FM Manila. Ito po ay malasa panulat ni Ori Aquino. Sound Engineer. Jason Sagun. Musical score. Danny Frias. Directed by Salvador Royal. Follow niyo kami ni Mama Tanya Chilita po sa Facebook. Ako po, hanapin niyo lamang po Christine Space Dera. Christine, that's K-R-I-S-T-I-N-E space D-E-R-A. Yung may blue na check, yun po yung official fanpage ni Bebe Christine Dera. Malapit ka na rin. Wali. Malapit na yan. Kay Tanya Chinita rin po sa Facebook. Tanya Chinita yung nakalabas cleavage. Yun po ako. Tapos sa Twitter at DJ Tanya Chinita. Yun po. Apo, Twitter din po. Instagram, Christine Dara 907. Alrighty. Magbabasa pa kami mamaya ha. Kaya comment lang ng comment. Involve lang ng involve. Grabe, parang tayo yung inantok dun sa pagkakabasa natin na malumanay. Parang ano na. Nag-utom ako. Alright! Maraming salamat po. Muli. Thank you ng bonggang-bongga. Magkarinigan po tayo muli sa panibagong kwento ng pag-ibig. Panibagong kwento ng pagkabigo at pagkaligayan. Of course. Dito po sa... TLC, The Drama Special Interactive. Luzon. Visayas. Mindanao. Nakasama niyo po mula sa SFM Manila ang DJ na may Tita Tanya Chinita. Mula naman po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. At kayo po ay nakikinig sa... Mama! Oh. Ano song mo? It's Hero, Mariah Carey. Hero!
gaya-gaya ako eh. Oh, sige. At ito nga po ang TLC The Drum Special Interactive Involved ka dito. Happy Wednesday. Happy Wednesday. Love you. Love ya. TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito.